Alam mo, every day, sa totoo lang, walang ano yung assurance yung pupuntahan mo. Kasi hindi mo naman kilala yung tao at the same time. The word dayo itself, ibig sabihin nun pupunta ka sa lugar na hindi mo pa napupuntahan or hindi mo lugar. Epo, tapla na natin. Nakita mo ginawa sa akin, idol, ha? Ako, mabait ako, idol. You are really unsure dun sa activity na gagawin nyo. And of course, pumupunta ka dun dahil masaya ka. Kami, of course, na naglalaro ng basketball. And of course, bukod dun, dalawa lang naman yan, eh. If mapaaway ka, kasi syempre sa world ng dayo, may involved na pera. Mapaaway ka or maging kaibigan mo. Yung maging kaibigan mo, of course, ang pinunta namin talaga sa mga bawat tour. But of course, it's very uncertain, eh. Yung mga bagay-bagay kasi marami rin kami napuntahan na kahit gano'ng kaayos mo pinakitaan ng laro. Of course, yung intensity, yung banggaan, yung sigalan, normal yun, eh. Pero yung in terms of pakikisama sa laro, yung outside, before and after basketball, yung talagang pinakita mo na maayos, kahit may ganun, maraming beses pa rin kami naka-encounter ng ano, ng alam mo, parang mapapahama ka ba. Maayos ako kausap. Tingnan mo ginawa sa akin, ha? Pero lakasan talaga ng loob mo, especially pag nangyari sa'yo yun, parang nakakatakot yung tumayo ulit, pero still continue playing. Dahil alam naman namin na importante naman kasi kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung talagang gusto mong gawin bukod sa paglaro ng basketball. And I believe kung ano yung nasa puso namin is something that keeps us safe. Kumbaga, binibigyan kami nito ng lakas ng loob na dumayo ulit, maglaro ulit, kahit na sometimes hindi maganda yung naging resulta ng alis namin. Lord, patawarin niyo po kami kung anuman mga kasalanan na gawa namin ngayong gabi na ito. Hindi po kami magpamalinis in front of you. Alam kong hindi niyo kami papabayaan. Pero ngayon ko na-realize na kung ano talaga yung, kumbaga, what's really in your heart, yun talaga yung magiging strength mo sa lahat ng ginagawa mo. Kasi alam ko naman sa puso, sa sarili ko kung ano talaga yung purpose namin. I believe pag nakita ng ibang tao yun, nag-reflect kung sino ka, yun nasa puso mo, yung totoong personality mo, at yung totoong hangarin mo sa basketball, or sa ibang bagay, sa kahit anong ginagawa natin. I believe yun yung mas mabilis makapag-attract and makapag-inspire ng maraming tao. And that's something na talagang nagpapalakas ng loob namin. Nagpapalakas ng loob ko rin, of course, na ituloy-tuloy yung ginagawa natin. Sa mga nagtatanong kung anong feeling habang nandun ka, nakakatakot, of course, nakakatakot. Kasi they can do anything to you kasi lugar nila yun, diba? You can be very in danger dun sa mga panahon na yun. Lalo na nung mga hindi pa ako nag-vlog. Ay, grabe, sobrang daming beses namin talagang napaaway na kahit na gusto mong maglaro lang, wala, it really ends up like that. Pero siguro, ganun pa rin, balik pa rin tayo sa sinabi ko kanina. Ano ba yung nasa puso mo? Ano ba yung nasa puso ko? And yun yung nagpapa-continue sa akin sa ginagawa ko. And through that, I believe maraming tao yung nakita naman talaga na ngayon kung ano talagang purpose ng Dayo series na ginawa natin. It's because to make friends, make brotherhood through basketball, kasi yun yung mas mahalaga sa amin. So at the end of the day, ang mas mananaig for me talaga is kung sino talaga at ano talaga yung nasa puso mo. Kasi yun yung magre-reflect sa maraming tao. And that's the essence of Dayo series. Double foul. 8 seconds shot clock.
ba ginagawa mo? Uy! Lapas mo nga yan eh! Lapas mo yan! Sab muna ako kasi sakit, sobra. First personal foul player number 3 penalty. Kailan, relax. Hey, stop seeing it! 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 Hey,
Come on, wait!